Hello, welcome. Welcome everyone to Metanoia Christian Ministries live Bible study. So, ang i-share ko sa inyo ngayong gabing ito is about hearing God. I know you've marami sa inyo na narinig niyo na rin ito, pero importante kasi na at maya nare-remind tayo na minsan kasi pag nakakalimutan nating nagsasalita yung Panginoon, pag nakakalimutan nating nandiyan siya, na dapat narinig natin siya. Minsan, mas madalas, ginagawa na lang natin kung ano gusto natin. Ginagawa na lang natin kung ano yung tingin natin tama. Pero may sinasabi siya So, napaka-importante. Doon tayo, pakinggan natin kung anong sinasabi ng Panginoon. So, that's what I'm gonna share tonight. But before that, let's pray. Heavenly Father, Panginoon, maraming salamat sa gabing ito. You said in your word, 2 or 3 gathered in your name, there you are in the midst of them. It is why right now, I believe that your presence is here. We acknowledge your presence, the presence of the Holy Spirit, that every word that will come out of my mouth will be coming from you and you only. That the people that is at the other side of this camera would receive this word, would receive everything that will be coming from you, that it would be quickened in their hearts, at makita nila, Panginoon, at malaman nila, Lord, ang inyong kailangang sabihin sa kanila ngayong gabing ito. In this we pray, in Jesus' name. Amen and amen. All right. So start tayo sa Romans 8, verse 12 to 16. Sabi dito, so then, brothers and sisters, we are under obligation not to the flesh to live according to the flesh. For if you are living in accord with the flesh, you are going to die. But if by the Spirit you are putting to death the deeds of the body, you will live. And then on verse 14 it says, for all who are being led by the Spirit of God, these are the sons and daughters of God. On verse 15, it says, for you have not received a spirit of slavery leading to fear again, but you have received a spirit of adoption as sons and daughters by which we cry out, Abba, Father. And then on verse 16, it says, the Spirit himself testifies with our spirit that we are children of God. So tonight, I want us to understand that the Holy Spirit, He always guides us. He guides us in the steps and decisions that we make in this world. It's about decision, it's about ginagawa natin, it's about hakbang natin. In every step of the way, andyan ang Holy Spirit para sa atin. I want us to focus on verse 14. It says, for all who are being led by the Spirit of God, these are the sons and daughters of God. So God is always leading, di ba? Hindi lang tayo sumusunod or we are not responding in faith to where God is leading us. Pero God is always speaking, nandyan siya palagi. Kaya sabi sa Psalms 37 verse 23, the steps of a good man are ordered by the Lord and he delights in his way. So una hanapin natin dito, sino ba yung good man? Who's a good man here? Sino ba yung good man? Well, right now, kasi mga kasama namin dito habang nag-record ako is women. So, sino ba yung good women? Kayong lahat, di ba? Amen. Amen. Lahat na narinito ngayon, sila yung good women, good man. Siya yun. So, sino yung good man? Tayo. The steps of a good man are ordered by the Lord and He delights in His way. Tayo yun. Because if you have been born again, you have the Spirit of God residing in you. So, ibig sabihin yan, you are a good man. If you are saved, you are the very righteousness of God. And if you are the righteousness of God, then you are good men and women. Amen? So if you are a good man and woman, it says, ano sabi? His steps are ordered by the Lord. So kailangan ito ilagay natin sa ating mga isip, sa ating mga puso, and i-renew natin ito na pag sinasabi, hindi ka good, no, I'm good. No, hindi ka good. No, I'm good. I'm the righteousness of God. Kailangan ilagay natin sa isip natin yan. That we are good men. God is leading us. He gives us unctions. He gives us impressions. He's speaking to us all the time. Now, tanong mo dito, sandali nga. Okay. Kung sabi dito, the steps of a good man are ordered by the Lord, if God is ordering my steps, paano ko napunta sa sitwasyon na to? Bakit medyo hindi maganda yung sitwasyon ko ngayon? Well, how did I end up in this situation? Paano ako napunta sa partnership na ganito? Paano ako napunta sa negosyong to? Paano ako napunta sa bad relationship? If God is leading me,
If God is speaking to me, how did I even end up in sin? Yung iba nagtatanong pa. Ito naging problema. Because of the confusion sa sovereignty ng Panginoon, naisip ng ibang tao na lahat ng nangyayari sa kanila is of God. We have free will. Dahil dito, nag-isip tuloy nila na kung nasan man sila ngayon, eh, si God nang may gawa niyan. Which is so wrong. God does not will for us to be sick or broke. Alright? Hindi pwede. Ang nagiging problema, kaya people end up in situations like this, sa destination din, kung nasan man sila, it's because it's not the will of God. Hindi will ng Panginoon yun para mapunta ka sa ganyang sitwasyon. Kasi nga, anong naging problema? Ba't napupunta sa ganyang sitwasyon? Kasi nga, God is always leading, God is always speaking. Ang problema, we are not heeding, and we are not listening. And even we are not also following. Kaya ganyan ang nangyayari. So God is not leading us into temptation. He delivers us from all sin and all evil. Amen? So this is what we have to understand. God is always and constantly leading us. All the time, sinasabi yan ng Panginoon, nililid niya tayo, kinakausap niya tayo, constantly speaking to us, constantly impressing things on us, constantly ordering our steps. Pero hindi lang natin pinaniniwalaan minsan na nagsasalita nga siya or even nagtitiwala na okay yung bigay niya. Na parang, di yata sa'yo galing to Lord eh. We just don't have faith in what he says. Minsan ganyan na madalas na nangyayari. Na hindi tayo nagtitiwala doon sa sinabi niya. You see, yung word nandyan eh. Pero hindi lang basta nandyan na binasa mo. You always have to mix faith with the word. It says in Hebrews 4:2, Hebrews 4:2, it says, yeah. For indeed the gospel was preached to us as well as to them, but the word which they heard did not profit them. Bakit daw? Bakit daw walang nangyari dun sa word na narinig nila, na na-preach sa kanila? Not being mixed with faith in those who heard it. So narinig nga nila, naituro sa kanila, na-share sa kanila, ang problema, hindi nila hinaluan, hindi nila sinamahan ng faith. In other words, hindi nila pinaniwalaan kung ano yung narinig nila. We have to mix faith with the leading of the Lord. We have to mix faith with the Word of God. Another thing, in order for us to truly follow and listen to God, napaka-importante ng repent. It really requires repentance. Itong malaking confusion dito eh. May mga nagsasabi, you don't have to repent anymore. Ang usapan natin sa repent, actually, metanoia means repentance, change of mind, change of direction. Yan ang sinasabi dyan, yan ang meaning ng metanoia. Pero kung ang repentance na iniisip mo is yung nag-repent ka na, tapos repent ka ulit, tapos repent ka ulit, ang ibig sabihin yung mag-repent ka kay God, eh, hindi ka na na-born again para ma-born again. Nakuha niyo yung ibig ko sabihin, hindi na ganun yung usapan. Repent ka na kay God eh. Tumiretso ka na kay God, nag-surrender ka na, that's it. Ang ibig ko sabihin repentance dito, kasi yung ibig sabihin repentance is change of mind, change of direction. So minsan, ang nangyayari, may bigay sa'yo yung order si Lord, may bigay sa'yo yung leading na ito gawin mo. Eh somehow, medyo nawawala ka, medyo nawawala na sa isip mo, or medyo na-focus ka sa iba, so somehow, off ka ng 1 degree. O, so syempre, habang dumediretso ka, off ka ng 1 degree, palayo ka ng palayo. So ngayon, pag medyo naranasan mo, naisip mo, medyo lumalayo ako, so repent ka lang, change of direction, change course ko ulit, balik ka lang ulit. So that's what I mean pagdating sa repentance. Ganun lang, repent ka lang, but not to think, hindi ibig sabihin na repent kay Lord. Ibig sabihin, change mo lang yung direction mo, balik ka lang dun. Sa dati, balik ka lang kay Lord. Amen? Repentance means to change your mind and direction. So if you are going to walk with God, mayat maya rin dito dapat na nagbabago. Kasi minsan, hindi naman all the time nandiyan ka, pagka biglang nalihis ka, di balik ka lang. Balik ka lang palagi. Amen? Change direction because we are ordered by the Lord. Always we are being led. Lagi naman tayo nililid ng Panginoon eh. So, ang importante lang dyan, makinig lang tayo, pakinggan lang natin. Actually, parang di ba yung isang illustration dyan, di ba yung sa Waze? Sa Waze, ganun din naman eh. Or any Google Maps na ano, pagka may destination ka, pupunta ka sa isang lugar, eh minsan mas gusto mo yung gusto mo eh. Alam mo yun, minsan, di alam ko to eh. Minsan palpak tong si Waze. Minsan ganun eh. Although si Waze talaga, madalas.
Ganun nangyayari. Pero si Waze, hindi si God. Yung ibig ko lang sabihin na, minsan meron ka may alam na gusto mong tingin mong pasok na, hindi, okay to. Eh, ang problema, eh, hindi. Eh, sinabi na nga sa'yo, ito dapat yung best route. Dito ka dalang, dito ka lumigo, dito ka pumunta. Ang problema, hindi ka doon nagpunta. Alam niyo yung kagandahan, si God, katulad ni Waze, every time na iiba ka, na binabago mo yung direction mo, palagi ka pa rin yung i-reroute. I-reroute ka pa rin niya na, sige, kumilimuyo ka dyan. Pag maisip-isip mo na, sumunod ka na sa akin, eto pa rin, may panibago pa rin yung ruta sa'yo. So, ganoon ang Panginoon. Doon mo makikita na talaga mahal tayo ni Lord eh. Hindi ibig sabihin, ah, bahala ka. Diyan ka, lumigo ka. Sige, lalagyan kita ng lubak. Lubak ka dyan. Hindi ganoon. Hindi na ibig sabihin, lumigo ka dyan. Maari, lumigo ka dyan, eh may lubak dyan. Kaya nga sinasabi ni God na dito eh. So, hindi si God yung naglagay ng lubak. Dahil magtigas ang ulo mo, pinilit mo yung gusto mo, napunta ka doon sa lubak. Amen? Pero hindi si God nagbigay ng lubak na yun. Ang kagandahan na yan, habang napunta ka na sa lubak, alam mo, si God nandiyan pa para maging shock absorber mo eh. Masyado maramdaman yung lubak na dinadaanan mo, nandiyan si Lord para sa iyo. So, ganun kabuti ang Panginoon sa atin. He is always leading us. Ang problema, we are not heeding. We are not listening. And we are not following. May purpose siya sa atin, sa bawat isa sa atin. He has a destination for us that was preordained before the foundations of the world. Pag nagkamali ka, ligo ka, di ka nasunod, matras ka, andyan siya eh. Hindi naman siya nagagalit. At ang kagandahan niya, hindi na siya nawawala. Andyan lang siya. Lord, hali eh. Paano nga ulit yung daan mo? Andyan pa rin siya. Hindi siya nawawala. Ang problema, ayaw lang talaga nating makinig. At hindi din niya tayo pinaparusahan dahil matigas ulo natin. Katulad ng sinabi ko nga kanina, hindi dahil hindi ka sumunod, lagyan ka niyang lubak, o lagyan ko ng bukas na manhole to. Hindi ganun. Hindi ganun ang ginagawa ni God. Kulit mo ha. Hindi ganun ang Panginoon natin. Mahal na mahal niya tayo. Baka malaglag ka pala dyan, iiwas ka niya eh. Yun ang kailangan malagay natin sa isip natin na napakabuti ng Panginoon. Ang gagawin lang natin, we just have to humble ourselves to the Lord. Lord, submit ako sa'yo. Lord, sorry, medyo mali. Okay, ito na. Alamin ko kung ano yung mas dapat na kailangan gawin. Amen? Alright. So, palagi siya nagsasabi. Every time, ba, narinig nyo bang tinatawag ni Lord? Saan ako? Narinig ko yan. Nasabi, Cho, dito ka. Cho, ganyan ka. Madalas, ganun eh. Tinatawag niya tayo sa ating mga pangalan. Cho, lumagpas ka. Atras ka. Kanan. Kaliwa. Diba? Dito ka muna. That's the Holy Spirit. Ganyan ang Panginoon. We just have to mix faith with His Word. It's just, hindi kasi talaga automatic eh. Hindi automatic eh. We have to decide to listen and to follow. And simply repent if we miss a turn. Like I said, yung sinabi ko repent, you just change direction. Change of mind. Baguhin mo, magkamali ka ng isip, o balik mo lang, balik ka lang. Okay, tapos na. So where do we go after that? I'm all ears. Sasabihin mo kay Lord. Amen? So John 10, 1 to 5, it says, John 10, 1 to 5, wait lang. Kaya parang ito, hindi sumusunod eh, yung, ayan, sumunod na siya. Amen. Most assuredly, I say to you, he who does not enter the sheepfold by the door, but climbs up some other way, the same is a thief and a robber, but he who enters by the door is the shepherd of the sheep. To him the doorkeeper opens, and the sheep hear his voice. Ulitin ko lang yun. Sabi ganun, and the sheep hear his voice. Hindi sinabi dyan na when the sheep grows up, medyo pag lumaki, medyo pag makapal na yung balahibo ng sheep, narinig niya na yung voice. Hindi. Ang sabi lang, and the sheep hear his voice. My sheep hear my voice. And it says, and he calls his own sheep by name and leads them out. See, katulad na sinabi ko kanina, God is always leading us from a place to a place. Season to season. And he said, he knows his sheep by name. Narinig nyo ba na tinatawag kayo ng Panginoon kayo? Tinanong ko na ito eh. Narinig nyo ba yan? Madalas. So, anong pangalan mo? Jose. Marie. Di ba? Tinatawag ka ng Panginoon. Andyan siya. Pinapangako ko sa inyo, sa oras na you decide to change
from a weekend Christian o yung kung kailan lang nyo gustong pumunta sa church. Well, kapag ka-change mo yung ganun mo na iilipat mo into a daily relationship with the Lord of being intimate with Him, I promise you, He is going to call you by name. Amen? Sigurado yan. Kasi marami kasing Kristiyano na parang hanggang ngayon, sasalita ba talaga? Hanggang ngayon, ganun pa rin eh. Maraming Kristiyano na ganun na, sasalita ba talaga? Parang, actually ako yung, nung bago ako nung, siguro 1 month akong born again, Christian, every time narinig ko yung ibang Kristiyano na, sabi ni God, ganito, takantaka ako, sabi, paano kaya nila sinasabing sabi ni God? Yun yung mga tanong ko dun eh. Kasi minsan, nasa Bible study, di ba? Tapos, iba-ibang Bible study na pupuntahan ko, tapos bigla may, sabi ni Lord, ganito, tapos sabi ni Lord, iisip lang ako, paano kaya narinig si Lord? Yun yung tanong ko eh. Actually, yung tanong kong yun, hanggang ngayon, marami siguro pa rin na Kristiyano na ganyan, na paano sinasabi niya man nalaman? Actually, guys, sa lahat na nanonood ngayong gabing ito, totoo po, nagsasalita siya. Ang problema lang, ayaw mong maniwalang nagsasalita siya. Parang ayaw mong hindi mag-grasp ng brain mo na sasalita ba talaga siya? Yes, nagsasalita siya. Paano nga siya magsasalita? Lalo-lalo na kung di pa binabasa yung word niya, inando na mismo. That's how he speaks. And some people, they even hear it audible talaga. Amen? God speaks. You have to understand, maniwala kayo, mga kapatid. Pakinggan natin siya kasi sobrang andami nating mga bagay na maaring iwasan. Alam mo yung mga sitwasyon na hindi mo na kailangan daanan pa na mas magiging smooth kapag naririnig natin siya. At hindi siya tumitigil magsalita. Tayo lang yung ayaw maniwalang nandyan na nagsasalita siya. Para naku-confuse lang tayo dun sa boses niya. Amen? And then sa verse 4, and when He brings out His own sheep, ayan na, own sheep. And when He brings out His own sheep, yan, sa word na yan, own sheep. So, ibig sabihin niya, my partnership. Own. My partnership, my relationship. Ano sabi? He goes before them. You know, good thing about God, He leads us. Nauna siya. And He goes, nauna siya lagi. Kaya, masasabi mong walang surprise sa Kanya. Kasi nauna siya eh. Nakikita niya lahat ng pwedeng mangyari. Sasabay ka pa lang, alam niya na nandyan siya para umalalay sa'yo. Ang tanong, payag ka ba doon sa tulong niya? Payag ka ba doon sa sinasabi niya? Para hindi ka mamroblema na kasi binibigay sa, ayan. Ang problema lang, yun nga, tayo medyo matigas lang ulo natin. Ayaw natin pakinggan. Mas gusto natin yung gusto natin. Gusto ko, madalas ganyan eh. Sarili natin ang gusto natin. And then it's sunod doon, and the sheep follow Him for they know His voice. See? Sabi ko nga sa inyo kanina, God knows your name, but we are also to know His voice. Amen? Tinatawag niya tayo, so dapat alam din natin yung boses niya. We have to learn to know His voice. One of the problems na we have, sa sobrang dami nating boses na naririnig, syempre, boses ng mundo, boses ng kalaban, boses ng tao, boses ng mga nakakasama natin, minsan nalilito tayo kung kanino ba yung naririnig natin. Yan ang madalas na nangyayari. Kung madalas ka sa mundo, di madalas, syempre, boses ng mundo maririnig mo. Kung madalas ka naman sa Word, madalas ka kay God, di natural, boses ng Panginoon na maririnig natin. Amen? There is no problem with Him speaking, mga kapatid. Walang problema sa Kanya sa pagsasalita niya. Tuloy-tuloy siyang nagsasalita. Ang problema is us receiving. Yun ang nagiging problema kung paano natin natatanggap. Di ba may illustration before about yung radio station. Tuloy-tuloy naman yan yung radio station. May 96.3, may 97.1, may 99.7, or ano pang station yan. Hindi naman tumitigil yung broadcast niyan eh. Hindi naman tumitigil yung broadcast yan. Tuloy-tuloy lang yung broadcast yan. Ang problema, hindi mo marinig yung 97.1 kung nakatune in ka sa 89.9. So, ganun lang din nangyayari sa atin. Kung sa iba tayo nakatune in, hindi natin marinig yung sinasabi ng Panginoon kung nakatune in tayo sa mundo. So, tune in tayo sa Kanya. Amen? And then, verse 5, yet they will by no means follow a stranger, but will flee from him, for they do not know the voice of the strangers. Reading ko to ha.
will by no means follow a stranger, but will flee from him, for they do not know the voice of the strangers. Ito ang medyo malungkot dito. The sad part is, mas kilala natin at mas madalas, mas sinusunod natin yung voice ng stranger kaysa kay God, instead of fleeing from the voice of the stranger. Parang mas gusto nating, maraming ganun eh, mas, parang mas maganda yung boses ng stranger. Minsan ganyan. Pero kung tutuusin, tingin tayo kay God. Hindi niya tayo iwan at saka napa. Yan ang best eh. Yung sinasabi ni Lord eh. Bakit aayaw ka pa? Ang gusto lang ng Panginoon sa atin, mga kapatid, relationship. It's what God wants. He wants to have a relationship with us. And there is no relationship without communication. So, hindi mo pwedeng sabihin may relasyon ka sa isa tao na lang eh. Kung walang communication. Hindi kayo nag-uusap. Hindi nyo nalalaman yung isa't isa kung anong gusto niya, anong ayaw niya. Relationship doon. Pagka walang communication. And one thing that I've observed about people, ano, not just people, Christians, so, tingnan nyo, yung tungkol sa idols, yung mga images, di ba? Hearing God is not just para ialis tayo sa problema eh. Although yun din naman ang ginagawa niya. Hearing God is not just so we can have life in abundance, though yun din naman ang hatid niya. Amen? But hearing God is so that He may be able to build a relationship with us. Amen? Tingnan niyo idols. Yung bumanggit ko yung idols kanina. Bakit mo gustong-gusto na ako nagdadala sa idols? Kasi hindi naman nagsasalita yun eh. Hindi sumasagot eh. Diba? Hindi sumasagot eh. So, ang gagawin mo, kung ano man, sino man yung dinadasal nila, ito, problema ko, ito, ganito, iniwanan ko sa awa ko, tapos, ganito, ganito. Puro gano'n lang naman sasabihin mo eh. Wala naman din sasabihin, hindi naman magsasalita. Kasi malamang, ikaw kasi, ito kasi yung ginagawa mo, dapat di mo ginagawa. Kung nagsalita yun, baka tumakbo yun. Pero ang Panginoon nagsasalita. At isasabihin niya sa'yo kung ano mga dapat na baguhin, ano yung mga dapat na ayusin, lalong-lalo na hindi niya lang basta sasabihin sa'yo ng isang bagsak yun. Sasabihin niya sa'yo ng punong-puno ng pagmamahal yan para maintindihan mo muna kung ano ang maging problema. Hindi ka niya i-condemn, sasabihin niya sa'yo, alam mo anak, mahal kita. Alam mo, mahal ka rin naman niya eh. Ang problema, ganito lang, ganito lang. Ganon ang Panginoon. Gusto niya ng relationship. Gusto niya ng communication. Yung nag-uusap kayo. Ang sarap gumising sa umaga. Yun lang ibubuhos mo ng kung may bathtub ka, kung wala kang bathtub, merong may bathtub, may jacuzzi, may shower. Sabi ko, bathtub yung ano eh, batsa tsaka tabo. Diba? May ano mo na kung may ganun ka, kahit pa paano, pasalam, Lord, thank you. Diba? Thank you sa tubig na pinanliligo ko. Napakasarap ng buhay. Maraming salamat. Mag-bless me. Lord, thank you sa pagkain. Lord, thank you sa family ko. Lord, thank you sa mga kasama ko sa church. Lord, yun lang eh. Alam mo, makikita mo, marami. Panginoon dyan, pagdating dyan. Amen? So, communication lang. Yan ang gusto ng Panginoon sa atin. And itong tanda natin, bakit ba nagkakaroon ng problema sa relationship? Dito, sa relationship natin, sa paligid natin. Unhealthy relationship, paano ba nagkakaroon yan? Kasi may unhealthy communication. Amen? Kaya ang importante dito, magkaroon tayo ng communication sa Panginoon. Bakit ba malalim ang relationship sa amin, ng asawa ko, mga asawa nyo, ng pamilya nyo? Kasi may communication eh. Amen? So, ganun din sa Panginoon. Ang Panginoon tuloy-tuloy nagsasabi sa'yo, tuloy-tuloy nagbibigay ng order sa'yo, ng steps na kailangan mong gawin. Ang problema, hindi tayo nakikinig. Ang masakit niyan, minsan nakinig nga, hindi mo naman din sinunod. Dalawa kasi yun eh. Narinig mo nga, hindi mo naman sinunod. Or naman, ayaw mo makinig, gusto mo yung sarili mo lang. Amen? Kaya nagkakaroon ng problema. Ano ba relationship, di ba? Kaya nga communication eh. Ang relationship, I talk. Sa asawa ko, I talk, she talks. I talk, she listens. She talks, I listen. So, ganun din sa Panginoon. Sasalita siya, pakinggan ko. Pagka sasalita ako, makikinig siya. Kung may kailangan ayusin, unawain ko. Amen? Yun ang dapat nating ginagawa. Kaya gusto niya marinig natin na, you know, yung communication kasi talaga, it would really produce intimacy. Nandun nagsisimula yun. Kapag nag-uusap tayo. And that we allow ourselves to be led by God. Amen?
Now, talon tayo dito. Talon tayo sa John. Dali ah. Medyo, ano nga, tingnan mo muna, hirap eh, di ba? Kaya pagkaganyan. Hindi sumusunod yung click. Ayan, John 10 verse 22, verse 22 to 29. Look at this. Now it was the feast of dedication in Jerusalem, and it was winter. And Jesus walked in the temple in Solomon's porch. Then the Jews surrounded him and said to him, "How long do you keep us in doubt? If you are the Christ, tell us plainly." Watch this. Ha? Tignan nyo yung sinabi ng Panginoon. Jesus said, sabi niya sa verse 25, Jesus answered them, tumuto, "I told you, and you do not believe." So sabi ni Jesus, sinabi ko na, di ba? Sabi ko na eh. Pero ayaw mo maniwala. Ayaw nyo maniwala. And then sabi niya, "The works that I do in my Father's name, they bear witness of me. But you do not believe." Ayaw nyo maniwala eh. Pangalawang beses na to. Sinabi niya nung una. Ito, pangalawang beses. Sinabi niya naman. Sinabi ko na, di ba? Inulit ko na sa inyo. Pero ayaw nyong maniwala. Lahat ng ginagawa ko bears witness of my Father, pero ayaw nyong maniwala. Ano sumunod na sinabi niya? "Because you are not my sheep." Sinabi ko, pero ayaw nyong maniwala. "Because you are not my sheep." You are not my sheep because you don't believe. Amen? And then, "As I said to you, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give them eternal life, and they shall never perish, neither shall anyone snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hand. I and my Father are one." Walang pwede makasnatch sa'yo. Focus lang tayo dito sa verse 27. "My sheep hear my voice, and I know them," ulitin ko, "and they follow me." I told you something, anak, pero di mo ako narinig or ayaw mong makinig. "My sheep hear my voice." Okay, narinig mo man ako, pero di ka naniwala. Di mo ako pinakinggan. Di ka sumunod. Dalawang beses niya sinabi, "You did not believe me." So, hindi lang ito, "My sheep hear my voice." "My sheep believes me." Now, lahat tayo, alam ko, naniniwala tayo sa Panginoon. So, makinggan natin siya, makinig tayo. "Because my sheep believe me." So, yung mga tao na hindi naniniwala will not hear him. Kaya sabi ko kanina, di ba, na ayaw nilang i-choose na makinig kasi ayaw nilang maniwala na nagsasalita si God. Kaya yun ang nagiging problema. Pero kung paniwalaan nila na totoo nagsasalita ang Panginoon, nandyan siya at handa siya magsalita. Andyan siya para kung handa kang makinig. Because he said, "My sheep hear my voice," and hindi lang sila nakakapakinig, naniniwala sila. Amen? You must believe that God wants to speak to you. Kasi kung hindi ka maniniwala na God's want to speak to you, wala talaga, hindi mo maririnig. Wala kang maririnig. Pero kung maniniwala ka na, "Lord, ikaw yan eh." At saka the more na lagi mo siyang naririnig, the more mo makikilala yung boses niya. Simple lang yan, di ba? Parang minsan, in-example ko na yan na pag lagi kong kausap isang tao, like for example, asawa ko, kahit ibang number ang gamit niya, pag tumawag siya, alam kong siya. Ganun lang yun eh. Ngayon, syempre, kailangan alamin natin pag lagi natin siyang kausap. Amen? And I believe lahat na nakikinig ngayong gabing ito, naririnig niyo ang Panginoon. Minsan lang talaga hindi natin masisi, minsan minsan dumarating yung time na parang hindi ka sigurado, God, ikaw na ba to? Pagka ganun medyo hindi ka sigurado, just, ako sabi mo lang siya ng gusto. Just meditate in the Word. Fellowship with the Holy Spirit. Bibigay siya sa'yo. And yung Word na kailangan mo, ibibigay niya. And minsan naman, kung hindi ka sigurado dun sa Word na yan, parang kung hindi ka sigurado dun sa nararamdaman mo, ito yun eh. If you are delighting yourself in the Lord, palagi kong sinasabi ito, if you have been delighting yourself in the Lord, minsan pag hindi siya nagsasalita, tiwala na siya dun sa gagawin mo. Alam niya na. Kasi kung ano man yung desire na nandyan sa puso mo na gusto mong gawin, yun na yung desire na nilagay niya sa'yo. Amen? Kasabi ko kanina, importanteng maniwala ka na gusto ng Panginoong kausapin ka. Because you are never going to hear Him pag ayaw mong maniwalang nagsasalita siya. So tonight, alam ko merong nakikinig ngayong gabing ito na pasiguro maaring hanggang ngayon hindi ka pa naniniwala nagsasalita siya. Well, this message is for you. He speaks. And He's speaking to you right now.
you open your heart and your ears, yung open your ears of your heart, na marinig mo siya ngayong gabing ito. Kung ano man yung gusto mong marinig sa kanya, ibibigay niya sa iyo. Amen? Kung ano yung dapat mong marinig. Everything in the kingdom of, ito ah, kaya sinasabi ko kanina, always mix faith with the word. Kailangan mong lagyan at maniwala ka dun sa sinasabi niya. Because everything in the kingdom operates and functions by faith. Sa isa ko, hindi ko na pala nailagay sa slide. Anyway, Ephesians 2.8. Ano masabi sa Ephesians 2.8? We are saved by grace through faith. Acts 26.18. We are sanctified by faith. Romans 5.1. We are justified by faith. Galatians 2.20. Well, we live and walk by faith. Philippians 3.9. Our righteousness comes from God by faith. So lahat ito sinasabi ko, everything is by faith. So you have to have faith in the word. Na nagsasalita nga siya. It's not what I feel and I know. It's what I believe that we have it because ano yun? Because that's what he said. Amen? Kung ano yung sinabi niya, yun yun. We need to have faith that God speaks to us. Paulit-ulit ako na kailangan maniwala kayo na nagsasalita siya. It is through the word. It is through the impression of the Holy Spirit. Mararamdaman mo yan. Nagsasalita siya. Kinakausap ka niya. Huwag ka magduda. Kung nagdududa kang siya yan, pagdudahan mo yung duda. Ilang beses ko sinasabi yan. Dahil yun ang kaduda-duda, maniwala ka, nagsasalita siya. Amen? So now, kung yung faith ang kailangan para marinig ang Panginoon, paano ba tayo nagkaka-faith? Paano nga ba, saan ba nanggagaling ang faith? How do we get faith? So then, faith comes by hearing and hearing by the word of God. So you get in the word. Kailangan alam natin yung word because we hear it. It's the word. His word, yung salita niya, nandyan. Kaya ang salita, the word of God. It's His word. Buhayin natin yung salitang yan habang nandyan yan sa loob ng puso natin na ipa-plant yan, it gets quickened, nabubuhay yan. Amen? Nangungusap siya from the Old Testament to Revelation, nangungusap siya dyan. Through the word, God speaks up until now. And you just have to believe that. Amen? Tingnan po tayo sa Genesis 2, 16-17. Gusto ko lang pakita sa inyo how God speaks to us. From Genesis, sabi nga, from Genesis to Revelation, talagang nakikipag-usap sa atin. Genesis 2, 16-17. Says, and the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden you may freely eat, but of the tree of knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it, you shall surely die. So siya yung nagsasalita dyan. Mga kapatid, di ba si God? God said that. He said that to a man. Nagsalita siya, kinausap niya si Adam. God spoke to a man. He spoke to Adam. And then what happened? Anong ginawa ni Adam nung nagbilin siya kay Adam? He ate. Kinain niya. Maganong madalas sa atin, nagsasabi si God. Kinakausap tayo. Huwag mong gawin yan. O steady ka muna dyan. Imbis na umisteady, dumiretso. Imbis na huminto, dumiretso. O huwag kang tatalon, tumalon. O huwag kang ganun eh. Di ba? Ayan, ang linaw, nakikipag-usap ang Panginoon. And after that, nung kinain ni Adam, nung ginawa ni Adam, pagkatapos siya, tago dun sa damuhan. Saan ganun nangyayari sa atin eh? After, tago muna ako. Iba, ganun, may maling nagawa. Imbis na lumapit, palayo. Ganun nangyayari. Ang Panginoon nandyan. Hindi tayo pinaparusahan ng Panginoon. Kanina yung illustration ko sa inyo, yung lubak. Hindi siya naglalagay niyang lubak na yan. Andyan siya para tulungan tayo. We have to know that God speaks. Hindi lang siya nagsasalita ng random word, Dana. Well, minsan ginagawa niya yun, pero hindi lang basta. Actually, detalyado rin siya magsalita eh. Detalyado niyang bigay sa atin yan. You just have to listen. Kasi ang problema sa atin, alam mo, madalas nangyayari, pag nakarinig ng parang siguro excitement, minsan nakarinig ng, for example, bundok. Nakarinig ka ng bundok from God. Yan, bundok. Sabi ng Panginoon, punta akong bundok. Tatayo akong church. Minsan ganun na eh. Pero hindi pa natin talaga truly narinig yung detalyado. Maaring magtanim ka lang dun o meron ka lang isasagiping tao dun. Di naman sinabi magtayo ka ng kung ano dun sa bundok o magtayo ka ng church dun. Pero minsan ganun eh. Tapos magdating dun, God, pinapunta-punta mo ako din sa bundok. Walang tao dito. Di ba? Sino yung evangelist ko dito? Sinabi ko bang magtayo ka dyan?
Sabi ko, tignan mo lang dyan, may magagandang prutas dyan na pwede mo, maaring ganun, may magagandang prutas dyan, na exotic fruit dyan, maaring, hindi natin alam. Pero minsan, masyado tayong excited na gawin na lang kagad, hindi pa tapos yung sinasabi ng Panginoon. Yun ang madalas na nangyayari, detalyado. Ang tanda nyo ha, ang Panginoon hindi magbibigay sa'yo ng word na makukonfuse ka, na maguguluhan ka. Lord, ano ibig sabihin nito? Hindi, ibibigay niya sa'yan. Pag nireveal niya sa'yan, detalyado yan, specific yan, ibibigay niya sa'yan. So wag tayong excited. Alam natin talagang, syempre lahat naman tayo may ganyang ano, hot din tayo eh. Gustong-gusto natin magsilbi. Pero we make sure. Kasi ang Panginoon, hindi ka naman basta bibigay ng walang provision, ng walang specific details para sa lalakarin mo. Ibibigay niya yan. Pero naman iba, o Africa, puta agad ang Africa. Pagdating dun, puro rebelde pala yung ano. Pero actually, merong pinapupunta ron na talagang may evangelize niya yun kung talagang yun yung sinabi ng Panginoon na gawin mo. Pero pag hindi, problema eh. Problema talaga. We have to know that God speaks. Yan sabi ko, He speaks in details. Tingnan natin ito sa Genesis 6, verse 12. So God looked upon the earth, and indeed it was corrupt, for all flesh had corrupted their way on the earth. And then in verse 13, this was Noah. And God said to Noah, tingnan nyo ito ha, yung sinabi niya kay Noah. He spoke to Adam. Ginaano ko lang kung paano siya nagsasalita. Kanina, kausap si Adam. Ngayon, kausap niya si Noah. So, hindi pwedeng hindi niya tayo kakausapin. Especially now. Noon, wala pang Holy Spirit, ha? Now, we have the Holy Spirit inside of us. Amen? So, hindi mo pwedeng sabihin hindi siya nagsasalita. And then, sabi dito, the end of all flesh has come before me, for the earth is filled with violence through them. And behold, I will destroy them with the earth. Make yourself an ark. Tingnan nyo to ha. Tingnan nyo kung paano magsalita si God dito. Make yourself an ark of gopher wood. Make rooms in the ark and cover it inside and outside with pitch. And this is how you shall make it. The length of the ark shall be 300 cubits. Its width 50 cubits. And its height 30 cubits. Nakita nyo? Ito pa lang, nakita nyo, detalyado magbigay si God. You shall make a window for the ark. And you shall finish it to a cubit from above, and set the door of the ark in its side, and you shall make it with lower second and third decks. Guys, specific details to. And that's how God speaks to us. At tumatindi, hindi lang basta ito 1 week ginawa na yung ark na yan. Ha? Hindi itong ginawang, tagal niyang ginawa to. Baka naging legend na nga siya, parang alam mo yung lumaki na yung bata. No? Ayan, siya ano yan. Nandiyan lang yan, nagtitrip, nagkakarpintero. Baka ganun na nga tingin sa kanya ng mga tao doon eh, nawala na ng belief dahil isipin mo, ulan? Ano pa niya sabi itong ulan? Di ba? Anong, talagang nagulong-gulo yung mga tao, pero ginagawa niya. Patuloy niyang ginagawa to. Di ba? Ang tanong, ano kayang pwedeng makapagpagawa sa isang tao na pagpatuloy gawin yun, yung ginagawa niya for so many years na ginagawa niya at hindi siya nagpapauga sa mga kutsa ng tao. Sa mga pag-alipusta ng tao. Kasi sa atin minsan, siguro you have a word from God. O sinabi, gawin mo to. Tapos may narinig ka lang na discouragement from other people. Parang hindi na yata. Pero ito, si Noah, lahat yan, nagtatawanan na siya ng tao, walang naniniwala sa kanya, sa sinasabi niya. Pero tuloy lang siyang ginagawa niya yun. Tuloy lang siyang ina-assemble, tuloy lang siya sa paggawa niya ng ark. Hindi siya tumitigil. Now, ano yung nakapagpagawa sa kanya para hindi siya tumigil? A word from God. Simply a word from God. Kaya hindi siya tumigil. At nagawa niya yon. And this is what we lack in the body today. We need to have a word from God kasi yun mag-sustain sa atin in good times and in bad times. Yun ang mag-sustain sa atin eh. Yung mga bagay na parang, di ko yata kaya to eh, ganyan. Pero narinig mo eh. So, ibig sabihin, kung narinig mo, sinabi niya na gawin mo, may lakas yung grace na binigay sa atin, yung ability, yung power nandyan, para makayanan nating magawa lahat ng yan. Amen? Ang kailangan natin maniwala. Ang tanong, di, baka minsan pagka humihirap na, di yata si God nagsabi noon. Minsan ganun eh. So, napapatiklop tayo. So, we have to make sure. At tayuan natin yan, dahil kahit kailan ang Panginoon, hindi siya nagsabi ng bagay na ikakasira mo. Lahat yan, it's for your good. Amen? Medyo parang naisip ko, alam mo, minsan, kasi problema sa tao, pagka, yun na nga, pabago-bago ng isip,
kailangan ng matutunan natin na panghawakan natin 'yung salita ng wala tayong talo. Amen. Sa specific details. Revelation 3:19-22. Ito na, from Genesis, kaya sabi ko na from Genesis to Revelation. Punta tayo Revelation. Panalipat kanina. Ayan. And as many as I love, I rebuke and chasten. God loves us, and because He loves us, He rebukes us. He disciplines us. Paano niya ba ginagawa yung disiplina na yan? It's through the Word. Doon niya tayo nagdidisiplina. It's through the Word. He corrects us kung ano yung mga kailangan nating ayusin, kung ano yung kailangan nating baguhin, kung saan tayo pupunta. Nandyan sa Word lahat yan. It's through His Word. Paano ka ngayon ma-rebuke? Kung hindi ka naman nagbabasa, paano ka makukorek kung hindi mo rin binabasa? Amen? So, nandun eh. Nandyan lahat eh. Paano ka madidisiplina if you're not reading the Word? Tapos sasabihin mo, didisiplina ka ni God na sa pamamagitan ng kung ano-anong sakit dyan at kung ano-anong hindi magandang ba. Hindi siya nagbibigay sa'yo nun. Amen? Siya nagtatanggal sa'yo dun. This is why when we dive into the Word, wherein we get to a place that the Word is written in our hearts, that in any time in the day, God speaks to us and tells us what to do. Amen? And then sabi, therefore be zealous and repent. And in verse 20, behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him and he with me. To him who overcomes, I will grant to sit with me on my throne, as I also overcame and sat down with my Father on his throne. He who has an ear, ayan, let him hear what the Spirit says to the churches. He who has an ear. Well, lahat tayo may ear. Amen? So, he who has an ear should choose to hear. Kasi kung ayaw mo nga, katulad ng sabi ko kanina, you won't be able to hear him. Choose to hear. Let's choose to hear. Ito pang sulat niya na to, this is written to the churches. Kasi sabi nga, madalas ginagamit ito, di ba, pag mag-evangelize. But this is written to the churches. Sa mga born-again believers na sinulat ito. Siguro naman, halos lahat tayo dito. Nagsimula naman din sa church. Nagsimula tayo para matuto, ganyan. At kung di dahil sa church, I'm sure iba sa inyo, di rin nakatanggap kay Jesus yung iba. Di ba? So, naituro ko na ito before. Eh. Madalas ito ginagamit nga pang evangelize sa tao. Yung, yan, sa mga, yung tawag nga ron, yung tracks, mga ganyan. May mga tracks, di ba? Yan ang ginagamit, yung Revelation 3:20 na yan. But actually, it's for the born-again believers. So, ang sinasabi dyan na, yun nga, God is always at the outside, dito sa puso natin, na sinasabi niya, papasukin mo yung laman ng Spirit dyan sa puso mo. Yan ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Kasi ang nangyayari, hindi natin napapapasok, yung soul kasi humaharang. Humaharang, dahil ayaw nating maniwala kung anong meron tayo sa Spirit. Kung sabi niya, papasukin mo ko. Nang sa ganun eh, maranasan mo at malakaran mo yung abundant life, yung eternal life that Jesus has to offer. Amen? Kasi nangyayari, sinasarado natin eh. Madalas sinasarado natin. Hindi natin pinapapasok yung power. Hindi nagpo-flow. So, lagi siya nakatayo dyan sa pintuan ng mga puso natin, ng soul natin at gusto makapasok. Kung papakinggan lang natin siya at papatuloyin natin para mas maayos na tumakbo yung mga buhay natin. Amen? So, guys, choose to hear. Choose to listen. And you don't just hear. Follow. Pakinggan natin, sundin din natin, at maniwala tayo. Amen? Sa NLT, sabi niyang ganun, let me in and we will share a meal together as friends. Relationship talaga to. Paulit-ulit ako, para akong siramplakan ng ata. Relationship. It's all relationship. You have to see this. Narinig na natin eh. Narinig natin eh. Lahat tayo. Sabi ko nga, yung iba nga na bagong ano lang eh. Narinig naman nila eh. Actually, kahit di ka pa born, marinig, magsasalita siya, kakausapin ka niya, ilalagay niya sa puso mo yan eh, para lumapit ka sa kanya. It's God who draws people to Jesus. So, nandyan na eh. Ang problema, ayaw natin pakinggan. Narinig mo man, ayaw mo naman sundin. Yun ang nangyayari. So we act on faith on what He says. Amen? Dahil mga kapatid, mas lalalim ang pagkakakilala natin sa Panginoon if we are able to hear Him and act on what He says. Amen? Sobrang laking tulong
lalo sa bilang Kristiyano. Kasi minsan may mga tanong tayo, may mga bagay na, ba't ba ako nandito, ba't ba ako mabot dito? Minsan kasi ganun, na-miss natin yung voice niya. At ang huwag kayo makondem kung medyo na-miss mo, kung hindi ka nakinig, o kung hindi ka nagsumunod, kasi nandiyan pa rin naman siya. Kahit naman ilang beses ka pumalya, nandiyan naman siya. Hindi ka naman niya iniiwan eh. Hindi ka nga masabihan ng tigas ng ulo mo. Hindi ganun eh. Kumbaga, mahal ka pa rin niya eh. Mahal na mahal ka. So ang kailangan mo lang, balik ka lang sa kanya. Lord, I'm all ears. I'm here. Kinig na ako. Diretso na. Sambandaan. Amen? Amen. So that's what I have for you guys tonight. Silang yon, and I pray na lahat kayo ngayong gabing ito, nanonood, kung ikaw yung medyo nagdududa pa hanggang ngayon na nagsasalita ang Panginoon, when God speaks, all you have to do is listen. All you have to do is to tune in. Amen? Amen. So let's pray. Heavenly Father, Lord, maraming salamat, Panginoon, again, for this word. Lord, alam namin, kayo nangungusap sa amin. And every minute of the day, every hour of the day, nandyan ka para kausapin kami. Lord, kung hanggang ngayon, minsan madalas na nga, hindi kami nakikinig, right now, I pray that lahat na nakikinig ngayong gabing ito, hindi lang dito makinig, but makinig, Panginoon, sa iyo. Sa mga leading mo, sa mga gusto mong ipagawa, at sa mga bagay na pwede na lang maiwasan, ay maiwasan na sa pamamagitan ng iyong salita, sa pamamagitan ng iyong orders, sa pamamagitan ng iyong leadings, Lord God. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So guys, that's what I have for you tonight. See you again next time. Same time. Same Jesus. Bye.